Elvis Presley of the Philippines. Yan ang bansag kay Eduardo de Mesa Eigenman na mas kilala sa kanyang screen name na Eddie Mesa. Siya ay isang retiradong classic actor at singer na ngayon ay isa ng born-again Christian. Siya rin ang patriarch ng kilalang angka ng mga Hill Eigenman sa Philippine show business. Siya ay isang matini idol at isa sa pinakagwapong artista ng panahon niya. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito, at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga susunod pang videos. Salamat! Si Eddie Mesa ay ipinanganak noon February 18, 1940 sa Maynila. Ang kanyang ama ay may Swiss-German ancestry. Bata pa lang ay mahilig na kumanta si Eddie. Noon siya ay high school sa Arellano High School sa Pasay ay wala pa siyang idea kung sino si Elvis Presley. Pero kinakanta niya ang mga awit nila Mario Lanza, Jerry Valley, Vic Damone at Sammy Davis Jr. na kanyang mga paboritong singer noon. Noon siya ay mag-audition sa DZMB show Oras ng Pananghalian, inawit niya ang Six Bridges to Cross ni Sammy Davis. Matapos nito ay sinabihan siya ng isa sa mga Donato Brothers na kumanta ng Elvis Presley songs. Wala siyang idea kung ano ang mga kanta ni Elvis ng panahon iyon. Makalipas ang ilang buwan, narinig niya sa radyo ang kanta ni Elvis na I Don't Care If The Sun Don't Shine, ito ay kanyang pinakinggan mabuti at pinag-aralan. Noong una ay iniisip niyang hindi niya magagawang kumanta ng gaya ng pag-awit ni Elvis. Kalaunan ay ipinalabas sa mga sinehan ang pelikula ni Elvis na Love Me Tender, hindi ito pinalagpas ni Eddie at kanya itong pinanood ng tatlong ulit. Doon niya nakita kung gaano kagaling si Elvis Presley kung saan ang mga nanonood ay napapaindak at napapasayaw pag umawit na ito. Umuwi siya at humarap sa salamin, pinag-aralan niya kung paano niya magagawa ang galaw ni Elvis, binago ang style ng kanyang buhok at siya ay nagsimulang mag-aral mag-gitara. Nagsimula siyang sumali sa mga patimpalak tulad ng La Tondeña sa Luneta kung saan nakasabay niya ang Raycard duet. Noong una ay hindi siya nananalo sa mga contest lalo na pag kinakanta niya ang mga kanta ni Elvis, sapagkat ang mga kanta nito ng panahon iyon ay hindi pa mga pang-contest. Pero siya ay nakakasama naman sa mga runner-ups. Ginagamit pa niya ang Eigenman na apelyido noon, pero isa sa kanyang mga pinsan ang nagsabing mahirap itong tandaan kaya naisip niyang gamitin ang Mesa, kung saan ay naging stage name na niya ang Eddie Mesa. Kalaunan ay nanalo siya ng first prize sa isang patimpalak. Matapos nito ay kinontak siya ng Donato Brothers at sila ay nagbuo ng isang banda na tinawag na The Trippers. Siya ay nag-audition para kay Don Jose Zerin na producer sa Clover Theater. Noon una ay hindi siya nito masyadong pinansin, pero noon nag-audition siya kasama ang kanyang banda na The Trippers, sila ay natanggap at nagsimulang mag-perform sa theater. Noong magsara ang Clover Theater at muling magbukas sa ilalim ng pamamahala ni Kuya Germs. Ang banda ni Eddie na The Trippers ay muling nabigyan ng pagkakataon na makapag-audition sa ilalim ng directorship ni Abraham Cruz na isang actor at director sa Premier Productions. Habang nasa audition, pinakanta si Eddie ni Abraham Cruz ng Elvis Presley song. Matapos nito ay iminungkahi nito na ihiwalay ang pangalan ni Eddie sa The Trippers at gawin ang introduction nila bilang Eddie Mesa, The Elvis Presley of the Philippines, and The Trippers. Dito na nagsimulang makilala si Eddie bilang Elvis Presley ng Pilipinas. Noon napahiwalay si Eddie sa The Trippers ay nakasama naman siya sa ibang banda, ang The Saints Trio at The Modern Trio. Nakapag-perform siya sa Opera House Theater kung saan ay nakasama niya sila Tessie Quintana at Raycard Duet. Dito ay kumita siya ng mas malaki kumpara sa kinikita niya sa Clover Theater noon 1957. Habang isang performer sa Opera House, nakilala ni Eddie si Doña Adela Santiago na may-ari ng Premier Productions. Nabigyan siya ng isang taon kontrata at na-introduce sa pelikulang Shirley My Darling noon 1958.
Ang kanyang unang naging starring role ay sa pelikulang Singing Idol noon na sabi rin taon. Matapos nito ay nagkasunod-sunod na ang mga pelikula ni Eddie. Ilan dito ay ang Hawaiian Boy na nakasama niya si Fernando Poe Jr. noon 1959. Aawitan Kita, Jess Isang Kanta, at marami pang iba. Nakilala ni Eddie Meza ang kanyang naging asawa na si Rosemary Hill noon habang siya ay nasa DZRH pa. Noon una ay nahihiya pa siyang lapitan ito kaya nang hingi na lang siya ng litrato nito sa kanyang ina. Habang nasa Premiere Productions ay muli silang nagkatagpo ni Rosemary. Nagkasama sila sa pelikula at doon nagsimula ang panliligaw ni Eddie kay Rosemary. Noon 1961, sila ay nagpakasal. Sila ay nagkaroon ng tatlong anak. Una ay si Michael Edward na mas kilala bilang Michael De Meza sa showbiz. Siya ay pinanganak noon 1960. Pangalawa ay si Rafael John o Mark Hill na naging isang aktor din. At ang pangatlo ay si Evangeline Rose na kilala sa kanyang screen name na Cherry Hill at isa rin sikat na versatile actress. Ang mag-asawa ay nagkahiwalay noon 1970 dahil sa kanilang marital problems na sanhi ng drinking habits at pambababae ni Eddie. Siya ay nagpunta ng Guam sa loob ng 6 na buwan. Matapos nito ay lumipat naman siya sa Hawaii noon ma-declare ang martial law sa Pilipinas noon 1972 habang si Rosemary ay naiwan sa Pilipinas at active pa rin sa showbiz. Noon 1973, lumipat siya sa San Francisco, California bilang isang musician. Ang dating singer na si Bobby Lago na isang malapit niyang kaibigan ang nagpakita sa kanya ng kahalagahan ng Biblia. Noon una ay sinubukan pa niya pag-aralan ng iba't ibang relihiyon, subalit ng bandang huli ang pinaka nagustuhan niya ay ang pagtuturo ng Christian faith. Si Eddie ay naging isang born-again Christian noon 1977. Nagdesisyon siyang bumalik ng Maynila upang mag-share ng gospel at Bible study. Sa kanyang pagbabalik ay may nag-offer sa kanya na bumalik sa paggawa ng pelikula. Pero noon malaman niya na siya ay gaganap bilang ama ng isang bold star, ito ay kanyang tinanggihan dahil sa kanyang newfound faith. Mayroon din nag-alok sa kanya na gumanap sa pelikula na may religious theme pero ito ay tinanggihan din ni Eddie. Siya ay nagdesisyon na tumigil na sa showbiz at siya ay naging bahagi ng choir ng Fairview Baptist Church. Noon 1986, muli silang nagkabalikan ng asawang si Rosemary Hill. Sa ngayon ay mayroon ng mahigit 13 mga apo si Eddie Meza na karamihan dito ay sumunod din sa yapak nila sa Philippine show business. Ang tangi niyang namimiss sa showbiz ay ang kanyang mga nakasamang artista at mga kaibigan. Hindi niya namimiss ang pag-awit dahil hindi naman siya tumigil sa pagiging singer ayon sa aktor. Siya ay patuloy na nagpe-perform subalit sa ibang level na. Kumakanta siya sa mga choir at sa simbahan, sa auditoriums at iba pang mga religious gatherings. At kumakanta pa rin siya ng mga Elvis Presley songs paminsan-minsan. Ayon kay Eddie ay simple na lang ang kanyang buhay ngayon, ito ay mas gusto niya dahil tahimik at masaya siyang kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Siya ay maraming nakarelasyon sa kahabaan ng kanyang buhay at career sa showbiz. Pero ayon pa kay Eddie ay si Rosemary lang ang kanyang tunay na minahal. Nakita niya ang mga pagkakamaling nagawa niya noon kanyang kabataan at pinilit niyang ituwid ang kanyang landas sa tulong ng kanyang paniniwala sa Diyos. Si Eddie Meza ay naging inspirasyon ng marami. At hindi matatawaran ang kanyang mga naiambag sa mundo ng pelikula ng Pilipinas at sa kanyang mga napaligaya sa kanyang pag-awit. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Eddie Meza at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel.